morning, guys. So today is our 11th day here in Japan. So ang itinerary namin today ay magpunta sa, babalik kami ng Kyoto and then Nara. So nagkuha na kami ng tour kasi mas convenient pag ganun, kasi kung nung nasa Tokyo, nasa Kyoto kami, hindi namin siya nagawa. At medyo hassle kasi yung pag-commute, unlike nung naka-tour. At least yun, mas convenient na for us. Medyo pricey lang ng konti, pero okay na rin kasi convenient naman siya. So, ngayon nandito kami sa may terminal nung, yung parang meet-up nung tour namin. So, inaantay lang namin yung pasakay sila. Morning to the guys, andito na tayo ngayon sa May Nara Park. May mga nakikita na ako ng mga deer, so mag-assemble lang kami ng very quick dito kasama yung sa group namin bago mag-start. So guys, nandito na tayo sa may area na kung saan marami yung mga deer. Ayun, naka-chill lang siya dyan. Tapos doon madami. So pag may dala kayong parang biscuits yung pagkain nila, may tendency nang hahabol sila. Ayun guys, so dapat bibili kami ng biscuits na pambigay sa kanila. Kaya lang, nanghahabol pala sila pag kami nakita ng may dalang pagkain. So baka wag na lang. Nood na lang kami doon sa mga nakabili na nandito. So, chill kami dito sa amin. Hello! Let them bow to you. Let them bow. So yung mga deer kasi dito, famous sila kasi bago mo sila bigyan ng pagkain, nagbabaw sila ng 3 times. Tapos saka mo siya bibigyan ng pagkain. So, yun. So, ganun ang eksena pag may dala kang pagkain. So, medyo sila nagiging aggressive. Pero mababait naman. Hello! Hello! Bibili ka? Saat mo to? Bagay sa iyo to. Kasi wala kang sungay. Yung isang deer na to, nandito siya sa may tindahan kasi nakikita niya yung isang tourist meron siyang dalang pagkain. Ayun siya nagbabaw. Galing! Hello! Hey guys, ito nga pala si ang friend ko na deer. Ang pangalan ko si Charo. So, pag tinawag siya, Dear Charo. Dear Charo! Dear Charo! Maalaala mo kaya? So, bagong kaibigan ko yan dito sa Nara. Siya si Dear Charo. Yun siya. Medyo madaming tourist ngayon kasi weekend. Tapos ang daming, ewan ko, may madaming estudyante din. Tapos mostly mga Chinese tourist. So, pupunta sila sa
temple. Okay guys, so tapos na kaming mag-tour dun sa may Nara Park. Pabalik na kami ng bus, papunta na kami sa may Kyoto. So yun yung next area na pupuntahan namin. So yung sa Nara Park, mostly deers yung attraction nila. Tapos may temple, tapos may shrine. So yung temple kasi merong entrance fee na 600 yen. So hindi na namin inapit kasi medyo limited yung time. So sayang din, hindi namin maano. Pero dun naka-house yung largest Buddha statue in Japan. So sayang. Maybe next time. So tapos may shrine din. Hindi lang namin na dibot yung buong park kasi medyo naaliw kami sa pagkipaglaro sa mga deer. At saka dun sa friend ko, si Charo. So si Deer Charo, andun siya. So nagkwentuhan lang kami doon tungkol sa life. Char! Ayun guys, nandito na kami ngayon sa Kyoto ulit. Bumalik kami na ng Kyoto para pumunta naman sa may bamboo forest. So weekend kaya hindi ko alam dahil siguro weekend kasi sobrang daming tao papunta sa bamboo forest. So yun, may mga naka-kimono, so hindi namin nagawa yan, pero meron kaming pang binili sa may Osaka na yukata. So ito try namin later. So guys, nandito na kami sa may loob ng bamboo forest. Sobrang amazing yung view. Well, naghahanap pa kami ng spot kung saan maganda mag-picture kasi medyo maraming tao. So mahirap mag-picture. So check namin. So ayun, ito yung nabili namin na yukata sa may Osaka. So itatry lang namin. Hindi siya yung full kimono talaga. So parang ano lang siya, parang pang ibabaw lang. So yan, ganyan lang siya. Magpipicture kami gamit to. So ayun guys, medyo challenge yung pagkuha ng photos today kasi ang dami ng tao. So halos lahat ng area may tao. So paano talaga siya, tiyagaan talaga makakuha ng magandang pictures. So ayun guys, paalis na kami ng bamboo forest. Medyo malapit na yung time namin sa bus, so bibili pa kami ng pagkain kaya lumabas na rin kami. Ayun guys, so nandito kami sa may Golden Pavilion. So ito yung third attraction na kasama dun sa tour. So kakarating lang namin, sobrang tirik ng araw ngayon. So ito, papasok kami ng entrance ng area. May pa-mist sila doon. Pero hindi siya tumalab kasi pinaunaw yung araw. Tirik na tirik.
yun yung golden ano, yung golden pavilion. So very quick lang yung ano dito kasi dire-diretso lang siya, bawal kang magpabalik-balik. So pag entrance mo dapat pag take mo ng pictures, dire-diretso na yun hanggang pa-exit. So ngayon papunta na kami sa exit area. Okay. Ah, pasok! So ayun yung pinaghagisa namin ng coins na yun. Ano daw yun? Parang may belief sila na pagka napashoot mo yung coin doon, parang may good luck na mangyayari. So sabi nung tour guide namin, pagbalik ng countries namin, pwede nang tumaya sa lottery. So sana naman. Bikini man. Hello guys, so nandito na kami sa may Fushimi Inari Shrine. So eto na yung last part ng tour namin. So eto siya. So sabi ng kuya tour guide, so if we want to make a wish bago kami pumunta sa mga Torikito, meron tong area ako saan ka pwede maghugas ng kamay, and then dito sa area na to papasok ka para mag-make ng wish. So yun, gagawin namin yun. So ito na yung part kung saan tayo mag-wish daw. So ang instruction ni kuya, dalawang bow and then dalawang palakpak, tapos mag-wish, and then isang bow ulit na malalim. So sabi nung guy, dapat daw nasa right side lang tayo naglalakad kasi yung center is for the deity. So sa mga spirits, so dapat sa right side lang. Or for some reason, hindi lahat nasa right side. So yeah. So yun guys, tapos na yung tour namin sa Fushimi Inari Shrine. Yun ang end ng tour namin for the day. Pabalik na kami sa may ano, pabalik na kami sa may bus namin para makabalik na ng Osaka. So yun. So nandito na kami sa Koromon Market. So actually nandito kami sa Dangwa. Ito na yung Dangwa. So grabe yung flowers nila doon, ang gaganda, sobrang fresh. So yun, lakad-lakad kami dito. Yung mga seafood. Ang lalaki ng talaba nila. Ang laki.